Hello Pisces, welcome dito sa iyong July Pera at Kabuhayan reading. So itong reading na to ay para sa first week, second week, third week, fourth week ng July. Lahat ng may kinalaman sa business, career, pera at kabuhayan mo, Pisces, no? So kung bago ka dito, don't forget to subscribe and tap the bell icon. Kung gusto mo naman ng private reading, dumiretso ka sa Purple Team Facebook page. Nakalagay yung link at details dito sa description sa ibaba ng ating video. Cross watchers, you are also welcome. So, asahan nyo na pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, kasi ito ay collective reading lamang, hindi ito ay private or personal reading. Lucky numbers mo, Pisces, 22, 49, 38, 46, 229, at significant or lucky day mo is Wednesday. So, ayan, nakikita ko na ang challenging week mo is first week of July, pagdating sa pera, kabukayan, okay? May coffin card. Pagdating sa second week, third week, and fourth week is magiging maganda, maaliwalas, lalo na itong third week mo and second week. Okay, so nakikita ko dito, may mga bagay na ano, mag-end, no? Kasi meron ka nito eh. So, pwede ka rin maka-encounter ng gastusin, problema sa pera, no? So, pwedeng may connected sa health. So, yung iba sa inyo, baka may magkasakit, mapagastos ka sa pa-hospital, pa-checkup, or gamot, no? Pwede rin naman na may mga matatapos ng bagay dito, or mawawala, no? So, ayan. Pwedeng yung iba sa inyo, aalis na kayo dyan sa job, alis na kayo sa pinitiraan nyo, lilipat kayo, so kailangan nyo ng pera. So, alam mo yun yung mga unfortunate events na magsasabay-sabay na kung kailan wala kang trabaho, may nagkasakit, may pagkakagastusan. Yung mga ganun tipo. Or, yung kung kailan naman, halimbawa, nawalan ka ng job, syempre walang pera. So, yun, magdo-domino effect. Parang, dahil dun, wala kayong pambayad sa rent, yung magsusunod-sunod ba yung mga malas or mga unfortunate events. So, expect yung mga ganyan. No? Pero nakikita ko dito is you will be able to survive kasi meron ka nitong idea card. So, pwedeng may magiging creative ka, madiskarte ka, and masosolusyonan mo pa rin yung mga problems mo dyan. No? So, hindi yan talo. Hindi yan overall talo, guys. So, nakikita ko lang dito, kailangan mo maging madiskarte, mapamaraan. Gamitin mo yung mga ideas na naiisip mo para ma-convert into money. No? So, yung iba sa inyo dito, pwedeng end contract. No? Maalis na kayo dyan sa company, dyan sa trabaho ninyo. Okay? Pwede ka may encounter na Taurus, Virgo, Capricorn. No? Earth sign, kung sino man ito. So, nakikita ko dito sa end week ng yung pinakadulong part ng first week of July mo is magiging okay ka naman sa pera. Kasi nga makakadiskarte ka dito eh. Hindi ko alam kung sa papaanong paraan, pero nakikita ko na magagawan mo ng paraan tong malaking problema na to. No? So, dahil yan dito sa iyong brilliant idea, pagiging madiskarte, pagiging mabilis mag-isip, creative, no? Second week of July mo, you will be stable. Nakikita ko na dito, when it comes to health, when it comes to pera, career, magiging maganda yung takbo ng career nung iba sa inyo. Kung dito sa first week, yung iba, off, dito mo ang okay, no? So, manunumbalik yung mga perang nawala sa'yo, nakikita ko. Baka may magbabayad ng utang. Okay, so meron kang bagay dito na ire-refuse mong tanggapin kasi feeling mo is unethical or some kind of panunuhol. Pwedeng may manunuhol sa'yo, pwedeng mga transaction under the table or illegal, yung mga hindi dapat. Okay, so pwedeng may mananamantala sa'yo dito, pwedeng nagpapaproseso ka pero may red tape, kailangan muna ng lagay, pampadulas, yung mga ganun. Yung mga transaction na kailangan mo pang salpakan ng pera or hihingan ka pa ng pera para lang gawin mo yung dapat nilang gawin, yung duty nila. Alam mo yun? Yung mga ganyan transaction, yan. And merong offer talaga dito. So, pwede nga iba sa inyo dito, i-re-reject ninyo tong offer. Kasi hindi kayo interesado. Pwedeng naliliitan kayo dun sa sweldo na ino-offer nila and hindi mo tatanggapin.
Pwedeng ganun, no? So, pwedeng hindi ka na masaya dyan sa workplace mo, sa ginagawa mo, or naliliitan ka dun sa offer. So, parang natatabangan ka na dyan sa ginagawa mong trabaho. Yan. Sa third week naman, you will be very happy and magkakaroon na ng mga successful resolutions sa mga problema mo. Ito ay positive ending, positive outcome. So, sun. Ibig sabihin ito is success, no? So, you will be successful itong third week of July sa career mo man yan or business or sa pera. Magiging maaliwalas yung mga bagay-bagay. Masosolve yung mga problema, yung mga gastusin ninyo, mako-cover. Magiging enough yung pera, okay? And meron ditong something about elderly. So, pwedeng mga may kinalaman sa lolo-lola, baka may mga kailangan paggagastusan dyan, or check-up, basta meron, or birthday, baka may okasyon. Siyempre, pag may mga malalaking occasions, kailangan ng pera, no? Okay. So, ibig sabihin lamang nito, iko-commit mo na yung sarili mo pang matagalan kung ano man ito. Kung papasok ka man sa panibagong trabaho. So, ayan. Ito, meron sigurong someone dyan na may nalalaman pero nananahimik lang. Ikaw man yan or kung meron man person dyan sa paligid mo. So, itong person na to, may alam siya pero pinipili niya lang mas manahimik or hindi niya na lang sinasabi yung ideas niya or opinions niya about something and connected ito sa work or sa pera. Okay? So, pwedeng ikaw to. Kung meron ka naman nararamdaman dyan, kutob, intuition, trust your intuition, no? So, baka so, mas maganda na to keep your opinions to yourself and wag mo na lang sabihin muna sa iba. Kumbaga, maging silent ka lang muna. Silent observer, okay? And trust your intuition, yung gut feelings mo. Fourth week naman, merong mga transactions when it comes to pets, dog, pusa man yan or aso, pwedeng gagastusan mo yung pet mo, pwedeng may mga dealings with your best friend, no? Pwedeng may mga usapan about money, no? Kung ano man yan, transactions. And may adventure. So, may galaan. So, ibig sabihin lamang nito, kung magti-trip kayo, gagala kayo, ibig sabihin gagastos. Okay? So, may road trip, may bakasyon, may gala, may gastos. Equals gastos, okay? And meron ditong someone who is very wise sa pera, no? So, siguro nakikita ko instead na yung magbigay itong person na to. Pwede kasi may pagkamaramot itong person na to kung sino man itong makakadeal mo. Ang ibig sabihin lamang nito, hindi niya talaga ibibigay lahat yung pera niya or nanghihinayang siyang gamitin or gumastos. No? Hindi niya ilalabas yung pera. So, ayan. Pwede rin naman na ito, holding on to something, clinging on to something, or ayaw mong i-release or i-give up. Kung ano man ito. Pwede rin naman itong card of stability. So, yan. Good news ito pagdating sa pera. Ibig sabihin, sapat yung pera. No? Stable yung income. Okay? So, ito yung mga nakuha ko dito sa pera kabuhayan reading mo. Thank you so much for being here. Don't forget to comment, like, share, subscribe. Take care, Pisces. And kita kits sa ating next reading.